have a destiny, I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Aklat po ng Romans chapter 8, verse 17 hanggang 18. Yan. Roma 8:17 hanggang 18. Yan. Guess mo ba? So, kunin mo na ang Biblia mo at buksan na po. Kunin mo na ang iyong notebook and ballpen at ilista na po natin. Amin po ba? Pwede natin gamitin ang ating mga cellphone, laptop, o anumang gadgets dyan. Para, hindi para mag-Facebook ha. Pero pwede mo nang i-directa ngayon sa i-live mo na, i-live mo na siguro ngayon sa Facebook mo yung ginagawa natin ngayon. Mas maganda pa. Amin po ba? Sa aklat ng Roma chapter 8 verse 17 hanggang 18. Anong sabi rito? Now if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Basahin na po natin sa Tagalog, Roma 8:17-18. Yan, ang sabing ganoon dito, yan, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Pakasabi, dadakilain. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Ang sabing ganoon, tayo raw ay tagapagmana ng Diyos. Sabi ko nga, yung tayo ay magmana mula sa ating mga magulang o sa sinamang taong nalugod sa atin ay napakaganda. Pero yung tayo ay magmana mula sa Diyos, masigit na maganda. Tama po ba? Amen. Patakpakan natin si Lord. Amen. Talaga ito mga katabi mo, bakit ang lungkot mo? Ang buabo ng nasa harap natin, ang lungkot-lungkot mo. Glory to God. No? Eh, doon nga, kahapon, Saturday, foundation day ng school, no? Tapos, merong fun run, may mga games. Tapos, hindi malaman kung sino yung mga pwedeng mauna sa line. Sabing gano'n na, find your aids. Sabing gano'n. Tapos, siguro, hindi ako nakapagkulay, nakita yung mga puting buhok ko. Sabi sa akin unahin po natin yung matanda sa unahan. Sabi ko isang malaking pagkakamali yon. Ang pinag-uusapan dito, kung sino ang pinakamagandang lalaki na nasa unahan. Amen? Glory to God. Praise God. So ang sabing ganoon sa aklat ng Roma chapter 8 verse 17, tayo ay tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana ni Kristo. Yan. Alam na alam nating lahat, sabing ganoon, bilang mga anak daw ng Diyos, tayo mga tagapagmana. Nakikinig pa po ba tayo? Alam na alam nating lahat na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Tama po ba? Yan. Kung naiinitan po kayo, pwede kayong pumunta sa party-party na may aircon, doon po kayo pumesto.
Alam nating lahat na ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Tama po ba? Marami ngayong nadidiscover na planet. Pero alam nating lahat ang mga nadidiscover na planet na iyan ay walang mga tao riyan. Tama? Ang Amerika ay nag-spend pa ng million of dollars, no? Para alamin kung merong tao si Mars. Pero napatunayan nila, wala naman talagang tao. Kaya kung merong mga UFO or unidentified flying objects na sinasabi, hindi po totoo yun. Amin po ba? Wala din pong sirena, wala din pong siyokoy. Tama po ba? No? Lahat pong iyan ay likhang isip lamang ng tao. Kung meron man, yan lamang po ay deception ni Satan. Amin po ba? 2 Corinthians 11:14. Deception lamang ni Satan yan. Mga tiyanak, mga white lady, no? Ganyan. Deception lang ni Satan yan. Sa madalasalita mga minamahal, ang lahat ng tao sa mundong ibabaw nito ay nandito lang sa Earth. Sa ibang planet, wala. No? At tayo ay nilikha ng ating Diyos. Amin po ba? Merong unggoy na ang pangalan na ay Moy. At pag kinakausap ko si Moy, parang kinakausap ko siya parang tao. Nakikinig pa po ba tayo? Kasi one time, nung tayo ay nagkaroon ng camp sa may Pansol, Laguna, ay habang kami po ay naghahanap ng place or iniikot namin ang iba't ibang pwedeng pagdausan ng camp meeting sa may Pansol, Laguna. Meron akong nakita roon na isang caretaker na meron siyang unggoy na nakakadena dito sa balikat niya. Tapos yung unggoy na yun talaga, nakakausap niya talaga. Nakikinig pa ho ba tayo? Nakakausap niya talaga. At nakita ko na pwede mo palang kausapin yung unggoy. Amen po ba? At dahil nga sa unggoy pala ay pwedeng kausapin, no? Hoy, tahimik na nga kaya kayo. Hindi nyo ba napapasang ganito? Ngayon, habang kinakausap ko si Unggoy, si Moy, sasabi sa akin, ganun si Moy eh. Napansin ko, yung mga kamay niya, meron ding fingerprints. May fingerprints din yung mga kamay niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi ko, Moy, parang tao ka talaga. Tingnan mo yung anyo mo, pati yung mga fingerprints mo, sabi naman sa akin, Moy. Sabi niya sa akin. Totoo po ito, true story ito. Gusto kong sabihin sa inyo na totoo po yung unggoy, halos parang tao siya. Pero gusto kong sabihin sa inyo na tayo ay hindi galing sa unggoy. Tingnan mo nga yung katabi mo, hindi galing sa unggoy yan. Awit 139 verse 14. Awit 139 verse 14. We are fearfully and wonderfully made. Kahanga-hanga ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Nililiwanag ko lang ha, kaya si Charles Darwin, na author ng evolution theory, mali po yun. And if I'm not mistaken, bago namatay si Charles Darwin, naborn again siya. Kaya lang hindi niya na mabawi pa yung pinilabas niyang evolution theory. Yun ang problem. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, inulit ko ulit ha, hindi tayo galing sa unggoy. Naniniwala ako kapag katabi mo, hindi papayag na galing sa unggoy yan. Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Kahit make-upan mo yung unggoy, lagyan mo ng maskara. Ipabalot mo na yung mukha niya, lagyan mo ng facial. Facial dyan. Gusto kong sabihin sa iyo na ang unggoy-unggoy pa rin. Amen. At hindi yan magiging tao kahit kailan. Kasi ang unggoy ay unggoy pa rin. Amen? Palakpakan natin si Lord dahil hindi tayo nagmula sa unggoy. Ngayon tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos. Awit 139 verse 14, we are free for purposely and wonderfully made. Obra maestra tayo ng Diyos. Mula ro tayo sa alabok, hinugisan ng Panginoon, inanyuan ng Diyos, inihinga ang kanyang espiritu. Yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya yung ating height, perfecto yan. Tama?
Yes, yung ating mga katawan, perfecto yan. Amen. Lahat ng bahagi ng ating katawan, perfecto yan. Amen. Because we are fearfully and wonderfully made. Awit 139 verse 14. Nakikinig pa ho ba tayo? Genesis 1:26 and 27, it says, no, God created us male and female. Nilikha tayo ng Diyos na babae at lalaki. Kaya kagabi, no, pinalabas yung magpakailanman yung istorya ni Sonen Sinon Loresca Jr. At masasabi nating tagumpay siya sapagkat siya ay binubugbog ng kanyang ama, pero ngayon artista na si Sinon, di ba? Na maraming ilang million views yung kanyang Miss Universe walk. Pero gusto kong sabihin sa lahat, mga minamahal, hindi po gumawa ang Diyos ng bakla at tomboy. I'm sorry, Brother Sinon. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Siya yung nasa Itbulaga, amin po ba? Na kung tawagin ay si Rogelia. Yan. Nakikinig pa ho ba tayo? So sikat na sikat sa ngayon at naipalabas doon sa magpakailanman. At actually, marami kaming nanonood kagabi sa pastoral house kasi tinitingnan namin. No, sa pastoral house namin panonood kagabi. At gusto kong sabihin na hindi nagbigay ang Diyos ng mga bakla at tomboy. At ayon sa istorya, si Sinon ay nagkaroon ng asawa sa UK. Siya ay isang lalaki na nagkaroon ng asawa sa UK. At meron ako nabalitaan ngayong panahon ito na merong isang lalaking nagpunta ng UK at napakamatagumpay niya. Naipadala ang kanyang mga magulang doon ng maraming beses. Nakakapagpadala ng maraming pera rin sa Pilipinas ng maraming beses. Nakapagpatayo ng magandang bahay dito sa Pilipinas. Pero ngayon malungkot sapagkat ang lalaking iyon ay nagpapaalam sa kanyang mga magulang magpapakasal sa UK sa kapwa lalaki. Sapagkat doon sa UK sa ibang bansa, pinapahintulutan ang pag-aasawa ng babae sa kapwa-babae at lalaki sa kapwa-lalaki. Pero ay hindi naman ito pinapahintulutan ng Diyos. God created man and woman or male and female according to the likeness of God. Genesis 1:26 and 27. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Babae at lalaki lamang. At nakakalungkot ang mga panahong ito pag nanonood ka ng TV. Ano po? Malulungkot ka sapagkat kagaya nitong si Aura, no? Isa ring internet sensation, palayo yun eh, no? Hindi ko alam ano itong pang-anonood. Sa palabas ng ABS-CBN sa kanyang murang gulang, nakikinig pa ho ba tayo? Nai-inlove siya kay Jeric Rabal. Dahil magandang lalaki raw. Amen po ba? Na maraming netizens ang nagagalit. Bakit ganito ang mga naga-ABS-CBN, nakabata-bata ng batang ito, ipinapalabas sa pelikula na lang ang probinsyano na nai-inlove ito sa isang karakter doon. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya po mga minamahal, gusto nating sabihin, gaano man kasikat ang GMA, gaano man kasikat ang ABS-CBN o anumang network, at gaano man kasikat o kagaganda ang kanilang palabas at hinahangaan ito, o sa kanilang mga pinupost, sino man yung mga nagpupost at sila ay nakakatanggap ng mga million of views, no? Gusto nating sabihin na hindi po ang author ng, hindi po Diyos ang may author ng bakla at ng tomboy. Maliwanag po ba mga minamahal? Kung meron bang mga taong natutulog sa preaching, hindi yun ang gusto ng Diyos. At kung meron mang babae na gustong maging lalaki, na kagaya na Isa Seguera na nagpakasal sa isang kapwa babae sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas, ay hindi ito kalooban ng Diyos. Pasensya na, Sister Isa. Nakikinig pa ho pa tayo. Mga minamahal, Genesis 1:26 and 27, we were created in the image and likeness of God. At ang sabi ng Biblia, mula tayo sa alabok, no? At inihinga ng Panginoon sa atin ng kanyang espiritu, kaya tayo ay naging isang living soul, buhay na kaluluwa. Kaya nga mga minamahal, no?
Iyang pagkatao natin mismo, tayo mismo, tama po ba? Tanggapin mo ito ng buong puso. Amen. Sapagkat ito'y bigay ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Kaya nga maraming tao against sila sa death penalty. No? Lalo na kung summary killings or extrajudicial killings. At ito ang malungkot ngayon, bumabalik tayo sa rehimeng diktadurya ng unang panahon. Bumabalik tayo sa nanaman sa mga summary killings and extrajudicial killings. Bumabalik na naman tayo sa panahon na kung saan na ay nawawala na ang demokrasya. No? Dapat tumatanggap ang gobyerno at lahat tayo ng tinatawag na criticism. No? Lalo na kung ito ay constructive criticism. Amen po ba? Kahit pa destructive criticism yan, pero dapat tama ang ating approach. Tama po ba? At hindi dapat tayo nagmumura at hindi natin sinasabing tuloy-tuloy ang patayan. Mali po yun, mga minamahal. Amin po ba? Kaya nakalulungkot, bumabalik tayo sa rehimeng diktadurya ng mga nakalipas at yung mga nakalipas na pagkakasala at buhay ng mga nakaraan at mga taong nakapesto noon na hindi naman naging maayos ang pagpapatakbo sa ating bansa. Gustong ibalik. May tao pa ho ba rito? Yun po'y nakalulungkot. Amin po ba? Kaya kinakailangan tayo magsalita. Amen? At kinakailangan tayo manalangin. Amen? Na ang bansa natin ay ang Diyos ang siyang maging Panginoon. Malakpakan natin ang ating Diyos. So mga minamahal, lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos, pero hindi tayo mga anak ng Diyos. Dahil isa lang ang Diyos na nagkatawang tao at nagkaroon siya ng anak, si Jesucristo. Tinawag na anak ng Diyos si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. At hindi pwedeng magkaroon ng anak ang Diyos. Amen. Hindi siya pwedeng mag-asawa, hindi siya pwedeng magkaanak. Ano po? Kaya lahat tayo yung mga nilikha ng Diyos. Pero, pwede tayong maging anak ng Diyos. Ayan. At tayo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nang tinanggap natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay, tayo po ay naging anak ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi sa aklat ng Philippians 2:6-8, bagamat siya ay Diyos mismo. Ano si Kristo? Diyos. Ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nasumpungan sa isang anyong alipin. No? At nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos ay nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16, 1 Timoteo 3:16 at John 1:14, ang Diyos ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao ay binayaran niya ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Tama po ba? At ang sabi sa John 14:6, write it down, siya ang daan, hindi dating daan. Siya ang buhay, siya ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kay Jehovah kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya ang mga Jehovah's Witnesses na dumidirekta kay Jehovah, hindi sila papansinin ni Jehovah. Hindi po ako nagbibiro. The Jehovah's Witnesses, sila ay nag-go directly to Jehovah, no pansin sila kay Jehovah. May tao pa ho ba rito? Hindi ka pwedeng dumirekta kay Jehovah sa Ama. Kailangan mong dumaan kay Kristo. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Kaya po gusto kong sabihin sa lahat, yung sinasabi nilang sila'y dumidirekta sa Ama, hindi sila makakadirekta roon. Kinakailangan mong dumaan kay Jesus. Dahil si Jesus ang isinugo ng Diyos, Gawa 4.12, Acts 4.12. Sa 1 Timothy 2:5, He is the only mediator between God and men. 1 Timothy 2:5. Kaya po mga minamahal, yung sila raw ay dumidirekta sa Ama, mali po iyon. At mali rin naman na sila ay nananalangin at dumidirekta kay Mama Mary. Mali po.
Sa katotohanan po, wala kang mababasa sa Bible na si Maria ay tinawag na Mama. Wala po. Mama Mary, wala po. Iyon po ay imbento lamang po ng tao, pasensya na po sa pagsasabi ko ng katotohanan. Minsan masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan ay katotohanan, di pwedeng baliin. Wala kang mababasa sa Biblia na si Maria ay tinawag na Mama. In fact, si Maria ay isa rin sa mga alagad ni Kristo Jesus. At siya rin mismo ay nagpasalamat sa Diyos na siya rin ay naligtas at kinaawaan ng Panginoon. Kaya hindi po tagapagligtas, hindi Diyos, at hindi tayo pwedeng manalangin, hindi tayo pwedeng dumaan kay Maria. Amen po ba? Kanino tayo dadaan? Kay Jesus lamang. Jesus is the only way, the only life, the only truth, no? Para tayo makarating sa Ama. Maliwanag po ba yun? Palakpakan natin ang ating Panginoon. John 14:6, ang tanging pangalang ibinigay ng Diyos sa mundong ibabaw na ito para tayo maligtas, ang pangalang Jesus, Gawa 4:12. Ang tanging pangalan, Gawa 4:12. Kaya ang sabi ng John 1:12, write it down, John 1:12, kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ayan. Nakikinig pa ho ba tayo? Meron daw isang bata na nawala doon sa Munoz Market at the age of 5. So may nakapulot sa kanya, true story. At dinala sa bahay ampunan. At doon sa bahay ampunan, merong Australian couple na inampun ang batang ito. Nakikinig pa ho ba tayo? At dinala ng Australia, binigyan ng bagong pangalan at bagong apelyido. May tao pa ho ba rito? At dumating ang time, naging filmmaker na siya. At ngayon na ay masasabi natin maganda ang kanyang kalagayan. No? Pero ang kanyang true identity ay hindi niya alam. Hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang, saan talaga siya nagmula, ano talaga totoong pangalan niya. So return to the Philippines. So bumalik siya ng Pilipinas. At nagsimula siyang maghanap sa Munoz Market. At alam ko ang Munoz Market kasi yan ako lumaki. Hindi pa Munoz Market, talipapa pa lang noon yan, nandiyan ako noon. Amin po ba? Yan. Ako yung isang kabataan dyan noon na hindi kayo maniniwala na nangihingi ng mga isda-isda, karni-karni doon sa mga tindera. Manang, may isda, may karni. Ganun. Sinuuwi ko yun, o kaya naman may ihawan doon, iniihaw ko. Yun po ako noong unang panahon. Amin. Ang hirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan na nung unang panahon meron akong sako sa likod na bumulot ng mga lata, mga bote, kahit mga basag na bote noon, binibili pa noon yan. Walang nakakaalam na nung unang panahon nagsasakbit ako ng sako sa aking likuran. Mabuti na lang walang nakakitang director sa akin o sino pa man at na-discover sana ako at tinawag akong sako man. Wala pong nakakaalam na at hindi alam ng marami yun, pero yun po'y totoo. Amin po ba? Ano bang masasabi natin, no? No, ang totoong pangalan pala noong taong yun ay iba pala at iba sa pangalan niya, iba sa apelyido niya ngayon. Pero masasabi natin, yung Australian couple, kung anong meron sa kanya, ibinigay niya sa bata. Amen? Naging Australian citizen ang bata. At lahat ng kayamanan ng Australian couple ibinigay sa kanya. Amen? Ang tanong ko sa inyo, siya ba ay tunay na anak? Hindi. Anong tawag sa kanya? Ampon. Pero, sa kabila ng siya'y ampon, kung anuman ang meron ng Australian couple, ito rin ay para sa batang kanilang inampon. Maliwanag po ba? Naunawaan niyo ako? Hindi siya tunay na anak. Pero, ang apelyido ng Australian couple ibinigay sa kanya, ang citizenship ng Australian couple ibinigay sa kanya, at lahat ng kayamanan ng Australian couple ibinigay sa kanya. Pero hindi siya tunay na anak. Ang tawag sa kanya ay adopted son of God. Kaya gusto ko ipaliwanag sa inyong lahat, hindi tayo mga tunay na anak ng Diyos at hindi tayo anak ng Diyos. Pero, nang tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, naging anak ka ng Diyos, inampun tayo ng Diyos. Amen. Hindi
nyo naintindihan, wala ka nyong reaction, or sabi ko'y inampon tayo ng Diyos. At yamang inampon tayo ng Diyos, kung ano ang meron ng Diyos, meron din tayo. Naunawaan ninyo? Kung ano ang meron ng Diyos, meron din tayo. Kaya yung sabihin ng mundo, lahat ng tao anak ng Diyos, mali. Lahat ng tao inilikha ng Diyos. Pero, yun lamang mga born again Christian ang mga inampon ng Diyos. Masakit pakinggan, pero yun po'y totoo. Only the born again Christians are the children of God. Kapag hindi mo tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka ampon ng Diyos. Naunawaan ninyo ako? Ngayon, marami kaming ampon ngayon, no? Ilan yung mga ampon namin ngayon sa bahay? Na sa amin nakatira, sa kasama namin. Nakikinig pa ho ba tayo? Nag-aaral sila, kasama namin sila. Yung ibang mga magulang nila, kung nasaan-saan na iba, nariyan lang. Pero nasa amin sila. Ang kaya lang, hindi ko pa na ibibigay apelyido ko sa kanila. Nakikinig pa ho ba tayo? So, mga minamahal, naunawaan ninyong punto ko? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Hindi. Lahat tayo nilikha ng Diyos, ha? Nagmula tayo sa unggoy, amen? No. Hindi. Sa Diyos tayo nagmula. Pangit ba tayo? Hindi. Kahanga-hanga makaagawa sa atin ng Diyos. Totoo yun. Kaya nga nung napunta ako ng Marikina, way back 1980 to 89 yata, nakita ako ng isang babae roon. Pagtingin sa akin, sabi niya, itong lalaki para sa akin. Hindi na ako pinakawalan. Wala pa sana ang plano mag-asawa nun eh. Na totoo lang. Ditingin ako sa paglilingkod sa Panginoon. Usap ko, siyanday. Sabi ko, saan eh. Bigla may nakita sa akin babae. Itong lalaki para sa akin. Sabi niya, siyanday. Mga minamahal, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero ang mga anak lamang ng Diyos, yung tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. At mapalad ka, ikaw na po naging Christian, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya pag naglalakad ka, huwag ganyan. Kasi yung mga biik, ganyan maglakad yung mga biik eh. Bakit ka ganyan maglakad? Sabi sa biik, nahihiya ako eh. Bakit? Sinanay ko, baboy. Kaya dapat pag naglalakad ka, ganyan. Mga ganyan. Amen po ba? Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Pagtingin mo sa salamin, ang gandang lalaki, gandang babae, anak ng Diyos. Amen po ba? Yes. Sino ang mga anak ng Diyos? Ang mga born again Christian, yung mga tumanggap sa kay Christ bilang Lord God, Savior ng kanilang buhay. Diyan ang wanto. Ipaalam mo ito sa classmate mo. Hindi ka ba born again Christian? Hindi ka anak ng Diyos. Meron ang relihiyon, pero hindi ka anak ng Diyos. Ang mga anak lamang ng Diyos yung tinanggap si Christ bilang Lord God, Savior ng kanilang buhay. Romans 10:9 and 10, yung mga babae at mga lalaking ipinahayag nila mula sa kanilang bibig na galing sa kanilang puso na sila, na si Jesus na ang kanilang Panginoon. Romans 10:9 and 10. If you will confess that Jesus is Lord and believing from your heart that God has raised Him from the dead, then you will be saved. Romans 10:9 and 10. Kapag pinahayag mo na si Jesus ang iyong Panginoon, nabuo naging ka, naging bagong silang ka, naging anak ka ng Diyos. Amen? Paliwanag po ba yun? Yung pong nakaunawa, pumalakpak nga po. Yan. So tayo ay mga hindi anak ng Diyos, pero tayo ay mga inampon ng Diyos, pinapaging yun. At dahil anak tayo ng Diyos, kung ano ang meron ng Diyos, yun din ay para sa atin. Maliwanag po yun, mga minamahal. Kaya ang sabi sa alat na Ephesians chapter 1, 4-6, Epeso, kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 6. Epeso, kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 6. Ang ganda nito. Tingin po sa magandang lalaki sa harapan. Akala ninyo, kayo inimbitahan dito na dumalo o nakikinig at nanonood ka ngayon
Akala mo yung nag-invite sa iyo ang may kagustuhan niyan? Mali. Kagustuhan ng Diyos yan. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Ang Diyos ang naghangad na makapakinig, makapanood ka at makadalo ka rito. Gumamit lang ang Diyos ng tao. Amen. At alam mo ba, Ephesians 1:4-6, Epeso 1:4-6, makinig kayo sa akin. Alam niyo ba na merong foreknowledge si Lord? What does foreknowledge means? Ang ibig sabihin ng foreknowledge, hindi pa nangyayari, alam na ng Diyos. Hindi pa nagaganap, alam na ng Diyos. He is more than a prophetess. He is more than a prophet. Ako, marami na akong na-prophesy na nagkaroon ng katuparan. Sabi nga ng kapatid natin, before the year 2016 ends, yung mga hinablot ng kaaway, inalis ng kaaway, ibabalik ng Diyos at naibalik nga. Palakpakan natin si Lord. Ano ang panatandaan na ang lingkod ng Diyos ay propeta ng Diyos? Deuteronomy 18:18, nagkakatotoo yung sinasabi niya. Sapagkat walang pwedeng gawin ng Diyos malibang ipahayag muna sa kanyang mga propeta. Amos 3:7. Amos 3:7. Deuteronomy 18:18, Amos 3:7. Nakikinig pa ho ba tayo? And God is more than a prophet, more than a prophetess. He has a foreknowledge na ang ibig sabihin, bago pa mangyari ang lahat, alam na niya. Alam na ng Diyos na makikinig at manunood ka. At alam na ng Diyos, tatalo ka. At yan ay matagal nang plinano ng Diyos. Ang tanong, lingkod ng Diyos, kailan plinano ng Diyos ang mga bagay-bagay? Epeso 1:4-6. Ito ay plinano ng Diyos. Nakikinig pa ho ba kayo? Bago pa magkaroon ng daigdig, plinano na ng Diyos na maligtas ka. Ang galing na Panginoon. Bago pa nilikha ang daigdig, plinano na ng Panginoon na maligtas ka. Grabe. Plinano na ng Panginoon na maging anak ka niya. Plinano na ng Panginoon na ikaw ay pumasok ng langit. Plinano na ng Panginoon na ikaw ay umawit at tumugtog sa Panginoon. At ang tumawag sa iyo para tumugtog at sumayaw ay hindi ang sino mang tao kung hindi ang Diyos. Amen! Palakpakan mo ang Diyos. You are chosen by God, handpicked by God. May tao pa ho ba rito? Sino ang pumili sa atin? Ang Diyos. Oo, meron sa ating namulit. O, makinig ka na, manood ka na, basahin mo ito, tawagan mo itong mga number na ito, magpa-cancel ka, o dumalo ka. Pero ang hindi mo alam, yung mga nangungulit sa'yo, hindi talaga sila ang author, ang Diyos mismo. Bago pa nilikha ang mundo, no? He had chosen us to become His children. Nakikinig pa ho ba tayo? Epeso 1:4-6. Grabe, napakabuti ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yeah. Sana tatagpuan yun sa aklat ng Epeso, Kapitulo 1:4-6. Ilista po ninyo at basahin ninyo, pag-uwi nyo ng tahanan ng tuloy-tuloy at ibahagi nyo sa mga classmates ninyo. Ibahagi nyo sa mga kaibigan nyo, mga kapitbahay nyo, mga kamag-anakan ninyo. No? At ipaalam nyo sa kanila, no? Na bago pa nilikha ang mundo, hinangad na ng Diyos na tayo ay Kanya maging anak, hinangad na ng Diyos na tayo ay Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. Glory to God. Yan. Basahin natin yung Galatians chapter 4 verse 4 hanggang 7. Hindi ko nababasahin yung Ephesians, no? Okay na ba yon? Naipaliwanag ko na naman eh. Nilistan nyo naman, di po ba? So, Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 7. Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 7. But when the time set had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Pakasabi adoption. Adoption. Makinig tayong maigi. Pag ang Bible mo ay English, ang sinasabi dyan, sonship or son.
Pero ang ibig sabihin nun, kahit na sanang nakalagay doon na panglalaki, kasama na rin doon ang mga babae. Maraming hindi nakakaalam na merong anak na babae si Israel. Ang alam lang nila, 12 lang ito, hindi nila kilala si Dina. Nakikinig pa ho pa tayo. Sabagat sa kultura ng Israel noong unang panahon, yung mga babae ay medyo hindi na nababanggit. Kaya merong nagtanong minsan sa akin, dalawang magkapatid, si Adan at saka si Cain. Nandaya si Cain, imbis na magsisin ng kasalanan, pinatay niya si Abel na naging kalugod-lugod ang buhay sa Diyos. Dahil si Abel, pag dumarating yung kanyang ani, inuuna niya si Lord, nagpe-first fruit siya. Eh si Abel hindi, tira-tira, binibigay niya sa Panginoon. So nalugod ng Panginoon kay Abel, imbis na gayahin ni Cain si Abel, pinatay ni Cain si Abel. Ang ginawa ng Lord, pinalayas si Cain. Ang tanong nang sa akin ng isang taong iyon, paanong nagkaroon ng asawa si Cain at nagkaroon ng anak si Cain, eh dalawa lang silang magkapatid noong oras na iyon. Gusto kong sabihin sa inyo, kapatid pa rin nila ang kanilang ang kanyang napangasawa. Sapagkat sa banal na kasulatan, mas ang mga lalaki ang binabanggit. Amin po ba? Nakikinig po ba tayo? Maliwanag po ba yun? Okay. Kaya yung pag sinabi natin the spirit of sonship, it means kasama rito ang mga babae. Amin po ba? Ang espiritu ng pagiging anak ay dumating sa atin sa pamamagitan ni Kristo na isinilang ng isang babae. Amin po ba? Sino yung babaeng yun? Si Maria. At sino rin ang babae tinutukoy pa sa Biblia ang nagsilang kay Kristo? Ang Israel. Kaya ang ating bansa ay tinatawag na inang bayan. Kaya ang Israel ay tinatawag na babae. No. Babaeng nagsilang kay Jesus dahil si Jesus ay nagmula sa Israel. At tinatawag din si Maria ang babae na nagsilang kay Jesucristo. Maliwanag po ba yun? Para pag nagbabasa tayo ng Bible, nauunawaan natin. Ayan. Kaya dahil no, dumating sa atin ang espiritu ng pagiging anak or the spirit of adoption or sonship, pwede na lang nating tawaging ama ang Diyos or Aba Aramay. Nakikinig pa ho ba tayo? Tingin po sa magandang lalaki sa harapan. Lahat na halos maraming tao, halos lahat ng tao, tinatawag ng ama ang Diyos. Tama? Pero ang sinasabi ng Galatia 4:4-7, ang mga tunay lang na anak ng Diyos, yung tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Paliwanag po ba yun? Pwede nilang tawagin ang Diyos na ama, pero hindi sila anak ng Diyos. Sapagat hindi pa nila tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Naunawaan po ba ninyo ako? Amen po ba? Naunawaan po ba natin ninyo ako? Mga minamahal, medyo masakit lang pakinggan ng konti na ang mga hindi born again Christian ay hindi pwedeng makatawag sa Ama sapagat hindi sila panaampon ng Diyos. Hindi pa sila nagpapaampon sa Diyos. Kaya ang liwanag po ng sinabi sa John 3:7 para tayo maligtas, John 3:7, you must be born again. Pag hindi ka mabuborn again, hindi ka papasok ng langit. At sino ang mga born again Christian? Sila yung mga tumanggap kay Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Naunawaan po ba ninyo ako? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. Hallelujah. Yan. Ngayon, may nanonood na foreigner sa live stream. Pwede ka daw bang mag-English? Of course! Ano? So, nung ako'y isang estudyante, present English ako eh. Kaya binigyan ako ng ERAP Award. Nakikinig pa ho ba tayo? All peoples on earth are created by God. But only the born again Christians are the children of God. And we have to accept that. If we accepted the Lord Jesus Christ as our God and Savior, then the spirit of sonship came to us.
dumating sa atin ang espiritu ng pagiging anak ng Diyos. So, I have to proclaim to the world, only the born again Christians are the children of God. I'm very sorry for this truth, but this is the truth. Kapag tinanggap po si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, pasok ka ng langit. And you are now a child of God. Amen po ba? If you are a child of God, kapag ikaw ay anak ng Diyos, no? All the benefits, no, of the cross of the Calvary, no? Kung anong meron ng Diyos, amen, meron ka rin. Nakikinig pa ho ba tayo? Inyon. Palakpakan natin si Lord. Yeah. So mga minamahal, ang mga anak lamang ng Diyos, yung mga tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Amen. Again, all peoples on earth are created by God. But only the born again Christians are sons and daughters of God. Because they accepted Jesus as their Lord God and Savior. Jesus Christ is God manifested in the flesh. Jesus Christ is God became man. He died on the cross of the Calvary to redeem us. And according to John 14:6, He is the only way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by Him. The only name Jesus given by God under heaven whereby man must be saved. Nagikinig pa ho ba tayo? Romans 9 and 10 says, if we will confess, no, from our hearts that Jesus is our Lord, then we will be saved. Kapag pinahayag natin na si Jesus ang ating Panginoon, tayo maligtas. How to be saved? By joining a religion? No! By having to undergo water baptism, confirmation, or any rituals of religions? No! In order for us to be saved, we must accept Jesus as our Lord God and Savior. Amen. Para tayo maligtas, kinakailangan ipahayag natin na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya, kapag ang isang tao ay hindi niya tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, hindi siya ligtas. Maliwanag ba yun? Naunawaan ninyo ako? Palakpak kayo, nakakaunawa. Sabigaw nga ng malakas na amen yung nakakaunawa. Nagawasan pa ako rito. Amen. Only the born again Christians are children of God. At dahil tayo yung mga anak ng Diyos, amen, tagapagmana tayo, we are heirs of God. And we are heirs of eternal life in heaven. Yes! The Bible says in Psalm 90 verse 10, ang buhay ng tao sa mundong ibabaw na ito, napakaikli lang. Awit 90 versikulo 10 and 12. According to Psalm 90 verse 10 and 12, our life here on earth is very, very short. But if we receive Christ as our Lord God and Savior, we will have everlasting life, eternal life in heaven. Union. Nakikinig pa ho ba tayo? Halos araw-araw may pinapatay. Kasi raw, mga addict daw yun, mga pusher daw yun. Wala na ba silang tsansa na mabigyan ng ikalawang pagkakataon? Halos lagi natin naririnig sa balita, may nadidisgrasya, may naaksidente, lalo na sa mga motor. Nung nakaraan ay may nagkwento sa akin dyan po sa intersection ng Tandansora, mukhang army, malaki ang katawan, nadaganan siya ng motor niya. Yung helmet niya, sabog. Pati ulo niya, sabog. Nadali siya ng Fortuner. Nakikinig pa ho ba tayo? Our President Duterte wants to kill all the pushers. He wants to kill. He is proclaiming it. And he is saying,
Many will be killed. Many will be killed. But you know, if we die without Jesus in our hearts, then we will go to hell. But if we die and if we have Jesus in our hearts, we will possess eternal life in heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Yeah. If we are children of God, then we will receive eternal life in heaven. Nakikinig pa ho ba tayo? Yeah. And not only eternal life in heaven, but also all the blessings of heaven. Hindi lamang buhay na walang hanggan kung hindi lahat ng pagpapala ng kalangitan. Ano ba yung mga pagpapala ng kalangitan? Mabuting kalusugan. Dinalo ko si Nanay Tonang sa kanilang bahay doon sa may Malibay, Pasay. Ayan. At tinatanong ako kung meron akong dadalang sasakyan. Kahit magdala ako ng sasakyan, hindi naman papasok sa kanilang lugar eh. Saan ko papapasukin yung Mustang roon? Nakikinig pa po tayo. At pagpunta ko kila Nanay Tonang, tuwang-tuwa yung kanyang anak ng Sister Anna. At bago pa iyon, nung dinala ko rin siya sa ospital, mismo yung bantay nung katabing may sakit doon, kung tawagin siya ay survivor, nakikinig pa po tayo. For your information, maaaring hindi mo to alam. Maybe you don't know this, but the doctor declare that Nanay Tonang will be dead. Mamamatay na po siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Nung anibersaryo pa lang natin, yung kanyang headdress eh, kitang-kita natin. Yung ayos ang kanyang buhok. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng amoeba. At dinala ng ospital, nagkaroon siya ng katakot-takot na komplikasyon doon. Pneumonia, infection sa blood. At according to Sister Anna, tinatawag na sila at tinapat na sila. Malapit nang mamatay si Nanay Ton. In fact, tumigil na raw ang pagtibok ng puso eh. Ina na lang eh, pinamplang eh. Nagigilig pa ba tayo? But because of our prayers and faith, united and collective prayers and faith, miraculously, Nanay Tonang got healed. Yeah. Amen. At siya ngayon ay nagpapagaling na. Let us continually pray for his complete recovery, full recovery. Let us continually pray for his family, because they are about to pay 300,000 in the hospital for hospital bill. But you know, 300,000 is just a small thing to compare to the life of Nanay Tonang. Because the doctor already declared that Nanay Tonang will be dead. But thanks be unto God who gives us the victory. God healed Nanay Tonang. Praise God. God is giving us eternal life. And God is giving us healing and good health and miracle. And not only that, God is promoting us. Tinataas tayo ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, if you are a sons and daughters of God, you have eternal life in heaven. You have an access to all the blessings of God. You are entitled to all the blessings of God. Kasama na rito yung mga healing and miracle. Kaya pag ikaw ay nagkakasakit, ipahayag mo, hindi pa katapusan ng mundo mo. Amen! Sapagat sa karamdaman mo, iaahong ka ng Diyos dyan. Mentors
pa naman ito, taga dito ako, pero ang mga tao rito nasa harapan, nag-aalis na, nagpupunta sa likuran. At ang hihina po, malakpak, mga nakasimahangot. Ano ba naman tao, mga tao rito? Gusto kong sabihin sa ating lahat na kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, may buhay ka na walang hanggan. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pagkakalingin ka ng Panginoon. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pagpapalaya ka ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ibibless, ipopromote ka ng Panginoon. If you are sons and daughters of God, God will give you have an eternal life in heaven. The Lord is giving you good health, not just healings and miracles, but good health. If you are sons and daughters of God, the Lord is blessing you, promoting you. Amen! Hirap sumigaw. Pag dun sa mga chapter sa ibang lugar ako, yung mga tao naglalapitan pa sa akin, nagtitinitigan pa akong buwapo nito. Saan na pala agito rito? Lagi nakangiti sa akin, kahit tahimik lang salita ako, nakangiti-ngiti-ngiti talaga, pinapalabas pa yung dimpon. Bakit sa menus yung mga nasa harap nagpupunta sa likod, nagsipagtakot na. Hindi ko makaintindihan. Nakikinig pa ho ba tayo? Galatians 3.16. Ano ang sabi ng Galatians 3.16? There is a promise. In the book of Galatians 3.16, dapat pala, Pastor Christy, English na pala yung binibigay mo sa aking Bible. Hindi na pala Tagalog. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say to the seeds, meaning many people, and to your seed, meaning one person who is Christ. Ulitin ko ulit. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to his seeds, meaning many people, but and to your seed. Ang pangako raw ng Diyos kay Abraham ay para sa kanyang binhi. Hindi sinabing mga binhi. Kaya po, hindi pwedeng sabihin ng mga Israelita, lahat ng mga Israelita, hindi nila pwedeng sabihin na sila'y mga inapot, mga anak ni Abraham. Amen. Maliwanag po ba? Dahil ang mga tunay lamang na anak at inapot ni Abraham yung tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord God, Savior ng kanilang buhay. At para maunawaan mo ako, kahit hindi ka Israelita at tinanggap mo si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo, you are the seed of Abraham. You are a child of Abraham. You are an offspring of Abraham. Naunawaan ninyo ako? The Israelites cannot say, cannot declare that they are offsprings of Abraham. Maybe by blood, but by blessings, no? Sa magitan ng mga pagpapala na para kay Abraham. God has a promise to Abraham. Listen very carefully. God has a promise to Abraham that the Lord will bless Abraham and his offsprings. Nakikinig pa po tayo. May pangako ang Diyos kay Abraham na pagpapalain niya si Abraham pati yung mga ina po nito. At hindi pwedeng sabihin ng mga Israelita, kami mga anak, mga ina po ni Abraham para sabi ng pagpapala. Hindi. Ang mga pagpapalain lamang ng Diyos at papasok lamang ng langit, yung tinanggap si Christ bilang Lord God, Savior ng kanilang buhay. Nakikinig pa po ba tayo? So it means only those people that accepted Jesus Christ as their Lord God and Savior are the true children of God, are the true descendants or offsprings of Abraham. God has a promise to Abraham that the Lord will bless Abraham and his offsprings, that those who curse Abraham and his offsprings will be cursed.
And those who bless Abraham and his offspring will be blessed. Nakikinig pa ho ba tayo? All the blessings of Abraham is also intended for all his offspring. His descendants. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang pagpapala ng Diyos ay para lamang kay Abraham at sa kanyang mga lipi, mga lahi. Kaya ang sabi ganoon sa aklat ng Isaiah 1:18-19. Come, let us reason together. No matter how big your sins are, no matter how bad you are, no matter how dirty you are, if you will confess from your heart your sins to Jesus, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Isaiah 1:18. 1 John 1:8. And the Bible says, since you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Nakikinig pa ho ba tayo? Kapag ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan at ikaw ay naging masunurin sa Diyos, amen! Ang pagpapala ng Diyos ay para sa iyo. May tao pa ho ba rito? So it means, brethren, healing, salvation, eternal life, the favor of God, promotions of God are only for the sons and daughters of God. Sons and daughters of God are the people who accepted Jesus Christ as their Lord, God, and Savior. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon Diyos na buhay. Sige po, hinang naman ang palakpak natin. Glory to God. Alam ba natin na si Kristo ay nagpakababa? Tama po ba? At sa kanyang pagpapakababa, ay, alam, pag bumaba ako, hindi mo naman ako tatamaan, no? Kasi babang lumalayo yung tao, palapit naman ako ng palapit. Tao pa ho ba rito? So, mga minamahal, alam ba natin na si Kristo ay nagpakababa? Paano siya nagpakababa? Tagalangit siya eh. Bumaba siya sa mundong ibabaw na ito at naging tao. At sa kanyang pagpakababa, nasumpungan siya na hindi ordinaryong tao lamang, alipin lamang. At doon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya. Amen po ba? Naranasan niya ang lahat ng naranasan ng tao. Nagutom, nauhaw, at marami siyang naranasan na hindi naman naranasan ng tao. Hindi natin naranasan na tayo ay binugbog. Tama? Nilagyan ng korona ng tinig. Naranasan mo na bang nilagyan ng korona ng tinig? Hindi. Inulo sa tagiliran. Naranasan mo bang pinako ng walang kasalanan? Hindi. Marami nagpapako, pero hindi siya nadineklarang may kasalanan. Pero iba si Kristo. Noon siya napako sa krus ng Kalbaryo, deklarado na siya may kasalanan. Capital punishment yun eh. Amin po ba? Jesus Christ humbled himself. He became man. And he became obedient even at the point of death on the cross of the Calvary. He was considered stricken by God. He was considered punished by God. But in fact, the Bible says he has no sin, no deceit found in his mouth. Walang sanang natagpuan sa kanyang bibig. Amin po ba? Wala siyang kasalanan. A sinless man. But despite of his sinless being, no? Hinatulan siya ng kamatayan. Capital punishment. Nakikinig pa ho ba tayo? Yun eh, ang sakit nun. Kaya nga, listen very carefully. Kaya nga marami ayaw ng death penalty. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming napaparusahan na walang kasalanan. At lalo na kung mamamatay ng walang kasalanan. Yun eh. Kaya maraming tao ayaw ng death penalty. Dahil maraming napaparusahan, wala namang kasalanan eh. Maraming napapatay, wala namang kasalanan eh. And Jesus Christ
died on the cross of the Calvary, that despite of having no sin, nakikinig pa ho ba tayo? Pero mga minamahal, hindi puro nagtapos. Amen? Buksan natin yung Philippians chapter 2, verse 6 hanggang 11. Who being in very nature, God did not consider equality with God. Who being in very nature, God. Ano siya? Diyos siya. He is God. He is God from the beginning. Who being in very nature, God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, and death on a cross. Nakikinig po ba tayo? Therefore, God exalted! Pakisabi exalted! Ano ba yung sabihin na exalted? Tinaas siya! Those who humble themselves will be exalted. And those who exalt themselves will be humbled. And as Christ humbled himself and became obedient even to the death on the cross of the Calvary, God the Father raised him up, exalted him up, amen? And gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. In the end, tinaas ng Diyos si Jesus, binigyan ang pangalan na ang lahat ng pangalan ay luluhod sa Kanya. Lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. At lahat ng dilay magsasabing siya ang Panginoon. Nakikinig po ba tayo? So listen very carefully. If you accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior, then you are an inheritance. You will inherit eternal life in heaven. And secondly, the Lord will heal you, will give you good health. The Lord will bless you, and the Lord will promote you. Amen po ba? Inuulit ko po, sa ayaw mo sa gusto, pag tinanggap mo si Christ bilang Lord, God, Savior ng buhay mo, may buhay na walang hanggang ka. Sa ayaw mo sa gusto, pag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, may nagpapagaling sa iyo. Sa ayaw mo sa gusto, pag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, merong magpapala sa iyo. At sa ayaw mo sa gusto, pag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, nakikinig pa ho ba tayo? Glory to God. Merong magbe-bless, merong magpo-promote sa iyo. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan po ninyo ako? Kaya pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Sa langit. Pag meron tayong sakit, mananatili ba tayong walang sakit? Mananatili ba tayong may sakit? Hindi. Dati ang problema at pagsubok laban ng buhay, papabayaan ba tayo ng Lord? Hindi. Mananatili ba tayo sa mababang kalagayan? Hindi. Maraming tao po, nananatili sa sakit kasi gusto nilang manatili sa sakit. At maraming tao na nanatili sa kahirapan kasi gusto nila sa kahirapan. At maraming tao na nanatili sa mababang kalagayan kasi gusto nila roon. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ayaw ng Diyos ang nandun tayo. Nais ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The Bible says in Romans 8:17, we are heirs of God. Tagapagmana tayo ng Diyos. Heirs of what? Eternal life in heaven. Heirs of what? Of healings and miracles. Heirs of what? Blessings and promotions. Amen. Because we are sons and daughters of God. Naunawaan po ba natin? Then, if we are sons and daughters of God, as Christ suffered, no? He suffered from the hands of the sinners. He suffered as he obeyed the Father in heaven. Sa pagsunod po ni Kristo, amin po ba? Nakikinig po ba tayo? Paano?
Paano ba nagdudusa ang isang Kristiyano? Sa kanyang bad character? Hindi. Paano ba nagdudusa ang isang Kristiyano? Nagdudusa ang isang Kristiyano kasi lumalayo tayo sa mga bisyo at kasalanan. Bakit ba tayo nagdudusa? Ba't ba tayo nagsasuffer? Kasi lumalayo tayo sa mga false beliefs. Tama po ba? Bakit tayo nagdudusa? Bakit tayo nagsasuffer? Kasi naglilingkod tayo sa Diyos. Amin po ba? Yes. As we avoid sins and vices, as we avoid, no, false beliefs, as we serve God faithfully, we are suffering for Christ's sake. Amen. This suffering is not suffering because of bad character. We are suffering because we are obedient to Christ. Many are suffering because of disobedience. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, gandang lalaki ng nasa harapan. Sabi mo, malakas yung anointing niyan. Totoo yan. Amen po ba? The Bible says, we are heirs of God and co-heirs of Christ. Jesus Christ suffered. Why? Because He was God from the beginning and He became man. When He became man, He suffered from the hands of the sinners, of His persecutors. And Pontius Pilate allowed Him to be crucified on the cross despite He has no sin. Wala siyang kasalanan. Nakikinig pa ho ba tayo? But after His suffering, God the Father in heaven glorified Jesus. Naunawaan po ba natin? Dito na po ang magwawakas. If we are true sons and daughters of God, Philippians 1:29, we are called not only to believe, but to suffer for Christ's sake. Naunawaan natin, Christ suffered because of His obedience to the God the Father in heaven in order for us to be saved. If we are true sons and daughters of God, we are called not only to believe but to suffer for Christ's sake. What kind of suffering? We are suffering because we are avoiding sins and vices. Pre, tagay ka. Sorry. Hindi ako umiinom. Bakla! You are suffering because you are avoiding sins and vices. Let us read and watch pornographic film and materials. No. I am a Christian. You are weird. Uso ito ngayon. They are persecuting you because you are avoiding sins and vices. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? You are avoiding false beliefs. Ito yung trending ngayon. Ito yung trend ng mundo. Pero iba yung trend mo. Hindi porke ito yung trending ngayon. Hindi ito ngayon yung viral ngayon sa internet. Hindi porke ito ngayon ang kinamahumalingan ng mundo. Yan ka rin. Christians are not following what is viral in the internet. What is trending now. Christians are following the footsteps of Christ. We are following the footsteps of Christ. We are living a life of holiness. 1:15-16 of 1 Peter. 1 Peter 1:15-16. Because without holiness, no man can see the Lord. Hebrews 12:14. Without holiness, no man can see the Lord. We are suffering because of our obedience to God. Amen po ba? In the book of 1 Peter, 1 Pedro, chapter 4, tingnan po natin. First Peter chapter 4, verse 14 hanggang 16. 1 Pedro 4,
Versikulo 14 hanggang 16. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. Isipin mo, ininsulto ka na, blessed ka pa. If you are insulted in the name of Christ, you are blessed. Why? Anong sabi rito? For the Spirit of glory and of God rests on you. Dahil nasa iyo raw ang Diyos. May tao pa ho ba rito? If you suffer, it should not be as a murderer or theft or any kind of criminal or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Amen? Nagiginig pa ho ba tayo? Matthew chapter 5, verse 10 and 12. Blessed are you when people malign you, insult you, and falsely say kinds of evil against you. Blessed are you. Rejoice! Because the prophet who were before you were also persecuted, even killed. Blessed are you and rejoice, because you are true sons and daughters of heaven, and your reward in heaven will be great. Mapalad kayo kapag kayo inaalimura, inaalipusta, pinagbibigyan ng hindi magaganda dahil sa pagsunod nyo sa akin, sabi ni Kristo. Mapalad kayo at magalak, sapagkat ang mga naunang lingkod ko ay ganyan din ang ginawa at pinatay pa nga sila. Pero pag magalak kayo at mapalad kayo, sapagkat dakila ang inyong reward sa kalangitan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Glory to God. Isa pong palakpak sa ating Diyos. Kaya po mga minamahal, Christians will also suffer. From whom? From the hands of the sinners. Christians will suffer. From whom? From the hands of Satan. Yung mga makasalanan, ipipersecute tayo. Yung si Satanas, ipipersecute tayo. Tama po ba? Tingin kayo sa akin. Pag ikaw ay nagpatuloy ng pagdalo, abangan mo na ang atake ni Satanas. Pag ikaw ay nag-testify sa harapan, abangan mo na ang atake ni Satanas. Pag ikaw ay nagbigay ng tithes offering at first fruits, abangan mo na ang atake ni Satanas. Pag ikaw ay nagsimula ng maglingkod, abangan mo na ang atake ni Satanas. Dahil siguradong aatake si Satanas. Pero gusto kong sabihin sa iyo, manahimik ka lang dyan dahil hindi ka pwedeng gapiin ni Satanas. Amen. Dahil ikaw ay hindi lang matagumpay, kung hindi, higit na mapagtagumpay. Yes. Truly, if you will decide to follow Jesus, truly, if you will decide to serve God honestly and faithfully, truly, if you will decide to fulfill your high calling and perfect destiny in Christ, the devil will surely attack you. But be still! Be still! Be calm! Stay where you are! The Lord will fight for you and will give you victory upon victory upon victory! Nagiginig pa ho tayo? Kaya hindi ako naniniwala, nagpatotoo ako, eh, kaya ito, inaatake ako ni Satanas, talo na ako. Kasi, alam mo, committed na ako sa Panginoon, kaya ito, inaatake ako ni Satanas, talo na ako. Nagbigay kasi ako ng tithes, offerings at first fruits, kaya ito, inaatake ako ni Satanas, talo na ako. Mali! Dahil kailanman ang tunay na Kristiyano ay hindi pwedeng talunin ni Satanas. True Christians will never be defeated. Amen! Hindi tayo pwedeng matalo dahil ang leon na ating kalaban, si Satanas, ay wala na siyang ipin. Binungi na siya ng Diyos. Ang ginagawa na lamang ni Satanas, umatungal ng umatungal, manakot. At ang magpapatakot, backslide. Amen! Kaya ka nandito kasi hindi ka nagpatakot. Amen! Dahil ang ating kaaway na si Satan ay hindi yan nananalo at hindi yan mananalo ay kailan. Talakpakan natin si Lord. We are victors in Christ. We are overcomers in Christ. Amen. Do not reject the suffering for Christ's sake.
In fact, Apostle Paul says, I want to know you more, Jesus. I want to know the fellowship of your suffering. Gusto kitang makilala. Gusto kong malaman kung paano ang nagdusa. Gusto kong maging kabahagi sa iyong mga pagdurusa. Maraming nagpa-fasting. Nagsasuffer sila. But they are suffering in doing the will of God. Kaya gusto kong sabihin sa lahat, dito na po ang magwawakas. Meron ka bang atake mula kay Satanas? Magpatuloy ka. Huwag kang susukot na atras. Sapagkat pagkatapos ng mga atake ni Satanas, sunod-sunod ang tagumpay mo. Truly, the attack of enemy will come. But keep calm. Be firm, be steadfast. Stay where you are. The Lord will fight for us and give us victory. Amen? Heirs of God, tagapagmana ng Diyos. Heirs of eternal life in heaven. Heirs of blessings and promotions. Heirs of healings and miracles and good health. Because we are children and daughter of God. We became children and daughter of God kasi tinanggap natin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay natin. Nakikinig pa po ba tayo? And right now, if we are suffering because of Christ's sake, we are blessed. Because that suffering will lead to glory. Amen po ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Yung iiwanan mong bisyo, yung iiwanan mong kasalanan, yung iiwanan mong mga maling paniniwala, yung mga lahat ng pagtitiis na ginagawa mo alang-alang sa paglilingkod sa akin, kapag dumating na yung blessing ko, lahat ng iyan, makakalimutan mo yan, burado lahat yan. Kasi mas matindi yung blessing na ibibigay ko kaysa sa mga suffering mo. Amen. At pag dumating ka ng kalangitan, malilimutan mo ang lahat ng kahirapang dinanas mo sa mundong ibabaw na ito. The glory that will be revealed is far greater than the suffering that we encounter here on earth. Nagiginig pa ho ba tayo? I-summary ko ang mensahe, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero ang mga anak lang ng Diyos, yung tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Hindi mga tunay na anak ng Diyos, mga inampun lamang ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? At kapag tayo'y naampun ng Panginoon, lahat ng biyaya ng Diyos suma sa atin. Kaya ang sabi sa Galatians 3:26, we are all sons and daughters of God because of Christ. Galatians 3:26. And we are heirs according to the promise to Abraham. Ano ang promise ng Lord kay Abraham? Gusto kong sabihin ito sa inyo eh. Ang promise ng Lord kay Abraham, pagpapalain kita. Lahat ng sumumpa sa iyo, susumpain ko. At lahat ng magpaala sa iyo, pagpapalain ko. Ito ang blessing na para sa atin. Those who bless us will be blessed. And those who curse us will be cursed. Amen? This is our inheritance from the Lord. Nakikinig pa ho ba tayo? So, inuulit ko po, kapag naging anak ka ng Diyos, may buhay ang walahanggan, may healing, may miracle, may success, may blessing, may prosperity. Ang kinakailangan lang maging anak ka ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos? By joining a religion, no? Paano ka magiging anak ng Diyos? Tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Amen? So, tayong lahat ay ito ngayon. Please, bow down your heads and close your eyes. Huwag kang tatakbo at pupunta ng CR. Huwag. Stay where you are. Huwag mong kakausapin kaliwat ka ng likod at harapan. Napakaganda na maging anak ng Diyos. Kasi pag anak ka ng Diyos, papasok ka ng langit. Pag naging anak ka ng Diyos, merong healing, may miracle, may success, may blessing, may prosperity, may promotion. Automatic yan eh, pag anak ka ng Diyos. Pero magiging anak lamang tayo ng Diyos pagkatanggapin natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating buhay.
Binayaan ni Christ ang aking kasalanan sa krus sa Kalbaryo. So kailangan ihingi natin ito ng tawad sa Panginoon. At patatawarin naman tayo ng Lord. Kanino natin ikukumpisa ang ating mga kasalanan? Sa Kanya. Hindi sa sino pa mang religious leader kasi makasalanan din siya. Kapag humingi tayo ng tawad kay Kristo, papatawarin niya tayo. Sa lahat ng mga hindi papapasok ng langit, sa lahat ng mga hindi paligtas, itong pagkakataon mo ngayon para maligtas. And if you have sicknesses and diseases, itong pagkakataon mo para gumaling. Kung may problema, pagsubok laban ng buhay, itong pagkakataon mo para makalaya ka dyan. Kung ninanais mo ng favor ng Panginoon at promosyon ng Diyos, itong pagkakataon mo. At wala kang gagawin, tatanggapin mo lang si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. The Lord is inviting you to become His child. What you have to do is to accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. And automatic, you will receive eternal life in heaven. The Lord will heal you. The Lord will make miracles in your life. The Lord will give you victory in every battle of your life. The Lord will bless and promote you. Even though it's hard to believe, but this is what is written in the Holy Bible. And the Bible is true word of God. God is the author. Kurabashiki rabayati. Your very own. We lift our hands to the great I am, who was and is and is to come. We lift our hands to the great I am. We lift our hands. We lift our hands to the great I am, who was and who is and is to come. We lift our hands to the great I am. Who can compare?
living with you. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pag mapapansin ang kalimutan na may kutang harapan at wala kang kakausapin.
oras na ito. I-focus mo lahat, saglit lang ito ha. I-focus mo lahat ng buhay mo, puso at isip mo sa Kanya. At sa oras na ito, ibabalik ka ng Diyos sa unang mong pag-ibig. Ibabalik ka ng Diyos sa unang mong naramdaman nung tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. Ibabalik ka ng Diyos sa dati mong kalagayan, sa dati mong posisyon. Just focus your well-being to God. God will bring you back to your first love. God will restore to you the joy of salvation when you first accepted the Lord Jesus Christ in your heart. Walang pong lalakad, walang mag-CR, walang makakausapin ng katabi, walang kakalabitin. Alam na alam mo sa oras na ito, you need revival. You know in your heart that you are in need of revival. Whatever the prophet prophesied in the name of the Lord shall come to pass. You will be restored this day, I tell you. You will also receive your healings and miracles from the Lord. At alam mo, masyado kang nagagapi ng kaaway eh. Pero gusto kong sabihin sa iyo, sa oras na ito, magkaaroon ka ng bagong kaisipan. At ilalagay mo sa isip mo, panalo ka at patuloy ang iyong pagkapanalo. The devil deceiving that you are a victim. But the Lord will assure you this day that you are not a victim, but a victor in Christ. Kaya sa oras na ito, those who are in need of revival, those who are in need of healings and miracles from the Lord, those who are in need of restoration, and those who want to be used by God more mightily, effectively in this final hour, pakitaas mo yung kamay patungo ng langit. Come on. Just lift up your both hands or but your hands to Jesus. Think about His love. Think about His think about His grace that's all I see. For as high as the heavens are, so great is the measure of our Father's love for our world. Great is the measure of our Father's love. How can I forget? Yes!
dito sa iyong tiyan pababa, ano man ang nasa labas niyan o nasa loob niyan, kidney, atay, intestine, muson, kung ano ba man ang kasama riyan, meron kang problema dyan eh. Ang Diyos ang nagpapagaling sa iyo. Take your healing now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Yes, so receive your healing now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At mula sa oras na ito, magkakaroon ka ng gutom at uhaw sa Diyos. Hahangarin mong makilala pa ng mas malalim ang Diyos. Hahangarin mong magbasa ng Biblia. Hahangarin mong mag-pray directa kay Jesus. Hahangarin mong laging gumalo at laging maglingkod at laging mag-special number. Hahangarin mong maging bahagi ng gawain ng Panginoon. Hahangarin mong ibigay ang pinaka-the best sa Diyos from this day on. God will create hunger to your heart. Hunger to read the word of the Lord. To pray and to fast. To offer something and your best to Jesus. To evangelize the lost souls. To attend regularly. To serve the living God. Sige, tuloy lang yung tugtog, tuloy lang yung awit. Alam niyo na, ibig kong tukuyin eh. Alam niyo na yung ibig kong tukuyin. You know what I mean? And you can feel it right now. Your life will never ever be the same again. Your commitment to Jesus will never ever be the same again. You will seek God more. At sa oras na ito, tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang himala. So receive your healing and your miracle now. The Lord is answering all your prayer requests. Isang babae, isang lalaki. Takbo na, tulong na. Thank you, Father God. For what God hath joined, no man shall separate. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kanyamang kayo'y pinagsama ng Lord at kayo ay magsasama ng tuloy-tuloy. At nire-restore ng Diyos ang commitment nyo ngayon sa bawat isa. At patuloy na binubuo ng Diyos kayo ngayon. At anuman ang hadlang sa inyong kalagitna ay winawasak ng Lord yun. At ang sinasabi sa inyo ngayon ng Panginoon, yamang inangat ninyo ngayon magkaisang muli. Magkakaisang muli ang inyong lahi, lipi at angkan.
magkakaisa at muling mabubuo ang inyong pamilya. At ito ang pinakamaganda sa lahat, pakinggan nyo itong maigit. Marami kayong hangarin, especially ikaw, Sister Nena. Mag-iigaw din, kapatid ko. Simula sa oras na ito, magkakaroon nyo ng katuparan. Pilipin. Yung pinarapi sa iyo ngayon, huwag niyong kalimutan. Simula sa oras na ito, lahat ng inyong mga magandang pinangarap, magkakaroon ng katuparan. Tawag na kapatid. So, Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Kurabasyanta, rabasyanta. Pakinggan niyo pa itong maigi. Ano pa ang gusto niyong hilingin na magaganda sa akin ang sabi ng Lord? Ibibigay ko. Naunawaan ninyo? Lahat ng inyong mga magagandang pangarap ngayon, magkakaroon ng katuparan. Ngayon, magkakaroon ng katuparan, tuloy-tuloy yun. At humingi pa kayo ang sabi ng Panginoon at ibibigay ko. Kurabasyanta. Panalakasin kita. Patuloy mo lamang akong salbahin at purihin. Patuloy mo lamang ialay ang iyong buhay sa akin, sabi ng Panginoon. Ako ang bahala sa buong pamilya mo. Ako ang bahala sa kinabukasan niyong mag-asawa. Palalakasin ko kayo at patuloy ko kayong sasamahan. Huwag mong isipin ang problema, huwag mong isipin ang pagsubok. Huwag mong isipin ang lahat ng kinapoproblema mo sa iyong buhay. Dahil ako ang bahala doon. Patuloy kitang palalakasin, patuloy kitang gagabayan. Patuloy kitang iingatan, ikaw kasama ng buong pamilya mo. Patuloy niyo lamang akong sambahin, patuloy niyo lamang akong pupurihin. Isama mo ang buong pamilya niyo. At ibabahagi mo sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Ang hindi, ibabahagi mo ang aking salita sa mga taong hindi pa nakakaalam nito. Dadalhin ko sila sa aking paanan. At sama-sama kayong maglilingkod, magpupuri at sasamba sa aking pangalan. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Dahil ako ang lalaban para sa inyo. Ito ang sabi ng Panginoon. At ito ang prophecy. Sa mga darating na mga linggo, hindi lang kayong dadalo, ang buong pamilya nyo ay dadalo na. Pag ganyan pa ang prophecy, aakay pa kayo ng mga kapatiran at maraming kapitbahay, maniwala kayo sa akin. Whatever the true prophet prophesy in the name of the Lord shall come to pass. So thank you, Father God. At pagpalain mo sila, Ama, sa lahat ng ere ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, amen. At sa huling pagkakataon, tayong lahat, magaling ka na. Ang sabi ko, magaling ka na. Ang sabi ko, tumanggap ka na ng Himala. Ang sabi ko, sinagot na ng Diyos ang iyong panalangin. Hindi naiintindihan ng katabi mo ang sinasabi ko, pero naiintindihan mo. Sa mga darating na Sunday natin, pagpatotoo ka, huwag kang mahihiya. Pakinggan mo ito. Doon sa chapter natin, halos pigilin namin ang oras dahil lahat ay gustong magpatotoo. Gawin mo rito yan sa main church. Ikaw ang tumakbo at kahit hindi ako magturo, ubusin mo ng patotoo. Dahil iyan ay pasasalamat natin sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos sa oras na ito. At ibalik ang lahat ng puri at karangalan sa ating Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Ang nais ko lang pasalamatan ng Lord kasi answer prayer. Ako, muli, nandiyan na naman yung husband ko. Mag-church na kami, bagamat nag-backslide ng mahabang panahon. Ito na naman, wala naman talagang pupuntahan tayo, kundi magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Alam ko, di ba sabi sa Bible, paikot-ikot sa ilang.
pero doon pa rin ang patungo, doon pa rin tayo tutungo kay Lord. Alam ko, sa buhay natin, wala naman tayong magawa kung hindi sa Panginoon lamang. Alam niyo po, prayer ko kay Lord na karang araw, kasi every Tuesday may fasting ako. Sabi ko, Lord, dati pinahawakan ko yung Hebrews, alam niyo yun, as for me in my house. Pero ngayon sabi ko, Lord, hindi na yun. Kailangan talaga, pilitin natin sarili natin na lumapit sa Panginoon kasi wala naman tayong gagawin na kundi manampalataya at magtiwala sa Diyos. Wala talaga akong magagawa kung hindi lagi magpasalamat sa Lord eh. Kasi sa bawat oras, minuto ng buhay natin, laging nakadyan si Satan, nakaabang. Naghihintay ng oras niyan. Parang lagi siyang handa para atakihin tayo. Amen po ba? Pero salamat sa Lord kasi lagi niya tayong iniligtas. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Lord kasi sa aming hanap buhay, kahit sabihin natin maliit lamang yun, pero naniniwala ako na binibless talaga ito ng Panginoon. Kasi alam niyo po, meron ako mga regular customer talaga at yung iba yung mga regular customer ko dito ay taon na ang binibilang, mahabang panahon na rin yung binilang. Tapos meron ako isang siguro mga last year lang na regular customer ko hanggang ngayon. At siya ay isang medyo bata pa na lalaki at gwapo at siyempre nagtatrabaho po siya sa Techno Hub. Wala siyang alam kainin kung hindi chicken at saka pork na walang taba. Yun lagi. Kahit araw-araw chicken, yun po ang ino-order niya sa akin. Pero salamat sa Lord kasi naisipan niya ako. Naisip niya yung tindahan ko na mag-order siya sa akin for una sinabi niya sa akin na 60 person. Pero gusto niya fried chicken lang. At saka rice. Tapos tinanong niya ako, sabi ko, in-estimate ko kung magkano yon. Pero sabi niya, ate, 30 lang kami kakain, baka sobrang madami na yan. O di sige ka ako, subukan mo kung ilan yung gusto mo ka ako. E di, umorder na siya for 30. Pero malapit lang kasi Techno Hub, Ayala Land, doon namin i-deliver. Alam niyo mo, noong Friday siya in-order, ang usapan namin, 4 o'clock namin i-deliver doon. Pero syempre, dapat ginawa namin talaga yon na before 4, tapos na kami. Pero salamat sa Lord kasi lumampas kami ng 4 o'clock at yet kami ay nagmamadali. Nagmamadali kami ng pag-deliver kasi baka malate yung food sa oras ng kanilang pagkain. So pagmamadali namin, kahit no entry, nag-entry po ang aming motor. Amen, narinig ko, no entry po, hindi. May nag-entry nga eh. Tingnan mo yun, no? No entry nga eh, may sign niya. O, sige, didiretso, paglabas namin ng Pilcoa, huli. Purihin ang Panginoon, kasi alam niyo, deep inside in my heart, nagpipray talaga ako nung sinasabi ni Bubuy na, patawarin mo na po kami kasi nagmamadali lang po kami. Ganyan, ganyan. Nagmamadali lang. Ito po yung papel, 4 p.m. po yung usapan namin. Anong oras na po? Magpa-5 na. Di, at ang kulit nilang dalawa, yung unang lalaki, sumuko na. Sige, sila na lang kausapin mo. Sabi, hindi, kinukuha, pilit niya ang lisensya ni Buboy. Kung meron daw ba? Gusto kong ipakita, pero nakatago dun sa compartment ng motor niya. Sabi, huwag na, sir. Sige na, patawad. Di, ako na po, talagang nagpipray ako in my heart na, Lord, patawarin mo na kami. Nagmamadali lang po. Makatagalan, napakiusapan namin yung police. Praise the Lord kasi hindi nila kami nihunuli. At sabi niya, 1-4 daw po yung tubos na sa lisensya na pagka ganong violation. Baka yung tinubo ko sa kanya lang mapunta. Amen. Pero purihin ang Panginoon kasi niligtas niya po kami. At nandyan talaga ang Lord para lagi kaming tulungan sa lahat ng bagay at pagpalain po sa anumang aming ginagawa. Sa Lord po ang kapurihan. Pasasalamat sa Panginoon para sa araw na to. Dahil natutuwa po yung puso ko dahil lumalago po tayo. Amen? At nakikita ko po may mga bagong mukha. At higit sa lahat, may mga nagbabalik na mukha. Amen? Kaya masayang-masaya po yung puso ko sa araw na to. Amen? Dahil napakadami po natin ulit. At nakikita ko ay maraming bumabalik muli. Amen? At alam ko patuloy na tayong lalago. Amen po ba?
hirap. Kaya yun lang. Amen po ba? Kagaya nga po nung nasabi ng lingkod ng Diyos, marami pong gastusin ng ating church. Unang-una, yung pambayad natin sa lugar na ito, hindi po siya biro. Malaking halaga po yan. May pastoral house. Maraming pamasahe. Maraming pangangailangan. May kuryente, may tubig ang ating pastoral house. May internet. So lahat po yan ay binabayaran natin. Dapat. Amen? Sapagkat tayo ang nakikinabang sa iglesyang ito. Tayong mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship ang pinagpapala ng iglesyang ito at tayo dapat ang kabahagi sa lahat ng bayarin ng ating iglesia. Amen po? At basahin ko po lamang, alam po natin mga kapatid na tayo po ay nangako. Amen po ba? Dahil nga po sa nasusure tayo lagi sa mga bayarin, tayo ay nag-pledge, tayo ay nangako sa Lord na every week or every month, every 2 weeks, ay tayo magbibigay ng ganong halaga. Basahin ko lamang po sa inyo ang bilang 23, kapitulo 23, versikulo 19. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa at ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Amen po? So kung tayo po na mananampalataya ng Diyos ni Kristo ay nangako, dapat din daw po tayo ay tumupad sa ating ipinangako. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Tinutupad niya ang lahat niyang ipinangako sa atin. Amen po ba? At maaring yung iba po ay nakalimot na. Amen. So hindi po huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa po nating reconcile. Pwede pa po nating balikan ang ating mga nakalimutan. Hindi pa po katapusan. So pwede pa po tayong bumawi. Ibigay pa rin po natin ang ating the best na pagbibigay sa ating iglesia. Sapagkat tulad nga po ng ipinangaral ng lingkod ng Diyos kani-kanina lamang, tayo po ay mga tagapagmana niya. So, amen po ba? Kaya hindi dapat natin pinababayaan ang ating iglesia. Sapagkat ang lahat ng meron tayo ay ibinigay ng Lord, nararapat na tuwing sasambahin natin siya, lalo na sa araw na Linggo, sa araw ng ating pagtitipon, tayo ay may dalang handog, hain para sa Diyos. Ang ating tithes, offering, pledges, first fruits, sacrificial giving, at iba't iba pang pagbibigay pa sa mga ministeryo ng ating church. Ayan po ay dahil alam natin na kung ano ang meron tayo, yan ay galing sa Diyos. Na tayo ay nagbibigay ng pasasalamat sa Kanya, tayo ay nagbibigay ng ating mga ikapot handog, ng ating mga offering. At sabi nga po ng Biblia, tamang pagsunod at pananampalataya, tayo po ay pagpapalain. At huwag po natin kakalimutan, paikutin po natin yung ating offering. Bakit? Para po sa third offering, isama na rin po natin ang ating tatay, ang ating daddy sa iglesyang ito, ang ating mommy sa iglesyang ito. Ang mga naglilingkod, dapat po ay dinadamihan pa natin, pinapalago, pinaparami pa natin ang ating suporta sa kanila. Sapagkat tunay nga sila tinawag ng Diyos para maglingkod sa Diyos at para sa ating mga anak niya. Amen po. Nararapat na suportahan natin siya dahil walang ibang tutulong o walang ibang magpapala sa mga lingkod ng Diyos kung hindi tayong kanyang mga pinagpapala rin naman. Amen? Pagpalain po natin ang ating lingkod ng Diyos, tayo po ay magbigay ng ating offering para po sacrificial giving sa church. Yung ating pledges, ibigay po natin at ibigay po natin ng ating mga love gift para sa man at woman of God. God bless po para po sa inyo.
Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. So much love in the kingdom.